Okay, so ituloy natin yung topic natin kanina, which is yung how do you scan the market. So number 3 na tayo, which is yung purchasing intelligence. So sabi dito, your purchasing or buying team can be an excellent source of competitive and market intelligence. Supplier can be an invaluable source of competitive intelligence. So pag sinabing purchasing intelligence is ganito. So, diba, sa mga restaurant, diba, tulad ng KFC, Jollibee, tulad ng Chowking, ganyan, yung mga ingredients na ginagamit nila, hindi nila pinagsasabi saan nila binibili. Kasi nga, importante yung mga yon. Paano kung yung customer, nalaman nila na, ah, dito pala bumibili yung Jollibee, ganito pala. So, kaya yung mga nagtrabaho sa mga yan, sa McDo, sa Jollibee, or saan, hindi nila pwedeng pagsabi kung saan nila binili yon, paano ginawa yung product na yon, etc. Because is secrets yon, importante yon sa product nila, importante sa business nila yon. Then, susunod is market research. It's the process of determining the viability of a new service or product through research conducted directly with potential customer. So, that's why kayo, di ba, nagre-research kayo. Kasi gusto yung malaman kung ano nga ba ang mga pwedeng baguhin or pwedeng dagdagan dun sa certain na ni-research ninyo. Pwedeng sa customer service nila, kailangan improve nila. Or yung product pala nila, kailangan palitan na kasi outdated na siya. Pwede yung mga ganon. Kaya importante ang market research. Kaya nga may business plan kayo. If, nag-entrepreneur kayo, kaya nga pinagawan kayo ng business plan. Nag-business plan kayo nung entrep, di ba? Ryzen, pwede ikaw yung tanungin ko. Nag-business plan ba kayo nun? Sa entrepreneurship niyo? Okay. So, isa yun sa example ng market research. So, pwede rin yung ginagawa ninyo. Pwede din siya. So, susunod naman, external sources of business opportunity. So, external, tandaan nyo, pag sinabing external, outside, sa labas ng business, or sa labas ng kumpanya. So, una, socio-cultural factors. So, ano yung socio-cultural factors na to? Ito yung mga culture ng mga nasa labas. Kung wari, sa lugar ninyo is merong mga taga ibang bansa, iba yung, or kaya iba yung religion, pwede yung iba yung religion niya. So, base doon, bago ang gagawa ng isang product, dapat inaalam mo muna kung ano yung religion, yung kultura ng mga taong nandoon sa lugar na yon. Baka mamaya, Muslim yung doon. Tapos, gumawa ka ng product na hindi nila pwedeng kainin. Diba? So, yun ang ibig sabihin nitong socio-cultural factors. Inaalam mo kung ilang taon yung maraming... Kuwari, sa Guagua. For example lang, no? Kuwari, sa Guagua is yung mga tao doon, mas marami yung mga teenagers. So, dahil mas marami yung mga teenagers, ikaw naman, na businessman or businesswoman, mag-iisip ka na kung anong product ang gusto ng mga ganong edad. Then second, technological advancement. So, ikaw, gagamitin mo na product is yung advanced na technology, diba? Pwede rin naman na gumamit ng mga lumang product, mga lumang bagay na para gumawa ng product mo. It's okay then. Depende pa rin sa gagawin ninyong business yan. That's why nagre-research ka, di ba? Number 3, economic growth or decline. Bakit kailangan alamin to? So, nag-business economics na kayo, di ba? Inaalam yan para malaman kung kailan ka ba bibili ng maraming product at kailan ka bibili ng product na di ganun karami or sakto lang. Kasi, di ba, yung mga product kasi tumataas yung value nila. Tulad ngayon, nagmamahal yung mga product. Yung baboy pa lang ngayon, mahal na.
pati yung mga gulay, yung tipong parang sinasabi sa'yo ng presyo ng mga bilihin ngayon para mag-diet ka na lang, parang ganon. Kasi sobrang mahal talaga. So, ikaw na businessman and businesswoman, kailangan mong alamin yon. Dahil makaka-apekto sa business mo talaga. Then, number 4, politics and legal factors. Ito kasing number 4 na to, itong politics and legal factors, is more on laws. Sa mga batas, sa mga income tax, ganyan, mga income tax nyo, babayaran mong tax, yung mga requirements, ayan, yung mga permits. So, importante yung mga yan. Pag wala kang permit, hindi ma-operate yung business mo. Magiging illegal siya. Makukulong ka pa. Magbabayad ka pa nun. Diba? Then, sa mga pricing kasi, sa mga pricing din, may mga loss din yan. Dapat, around 40% or hanggang 25% or 20% rather, pwede rin 20% yung ilalagay mo sa price mo. Para hindi ka malugi din, syempre. Yun ang sinabi ng DTI. Ang maximum is 40%. So, pag sobrang taas na doon sa 40%, hindi na pwede. So, industry trend. So, ang ibig sabihin ng industry trend na to is, ano ba ang uso ngayon? Ano bang hilig ng mga tao ngayon? Ngayon, uso ngayon is through delivery, diba? Dahil yung mga tao takot nang lumabas. Takot silang magkasakit, takot silang magka-COVID because of the new normal ngayon. So, yun ang industry trend ngayon, di ba? Then, ang industry trend naman sa mga nagtatrabaho ngayon is work from home sila. Tulad ninyo, di ba? Nasa bahay lang kayo, nag-aaral. So, number 6, new discovery or new knowledge. O mali nyo, pag pumunta kayo ng isang lugar, then, naka-discover kayo na pwede palang gawin na product yon. So, yun ang ibig sabihin ng number 6 na to. Kuwari, nagluluto ka, naka-discover ka ng bagong recipe, ayan. Ay, masarap pala to. Parang walang nagbebenta ng ganito sa lugar na yon. So, pwede nyo yung gawin yon as a business opportunities. Then, susunod, number 7, futuristic or unexpected opportunities. So, dito sa number 7 is hello? Hello? Dinig na po namin. Sorry, medyo mabagal yung internet today. Sakit lang. Naglolo ko yung internet namin ngayon. Dali lang. Tapos na ba mo tayo? Isang slide na lang. Tapos na tayo. Mandali lang. Ayusin ko lang yung tawag doon, presentation.
excited po mo ako magturo sa inyo ngayon dahil ngayon po lang kayo na nakausap. Dali lang. Ayusin lang natin yung ano. Yung presentation ko. Ayan, ayan, okay na. So, futuristic or unexpected opportunities. So, etong mga opportunities na to, yung mga futuristic, sabi nga, minsan may mga bagay, merong mga iba kasing businessman or businesswoman na accidentally lang nila na ano yung opportunities nila na yung pagbenta ng product nila na discover nila na accidentally na pwede palang ibenta to, ganun. Tapos kumita sila, ganyan. So, number 8, consumer preference, including preferences of digital customer. So, etong mga to, number 8, ang ibig lang sabihin niya is, yung mga, di ba, dati nga, face-to-face, di ba? Yung mga gusto ng mga customer mo, yung mga nakakausap mo, eto yung gusto nila, eto yung ayaw nila, nalalaman mo. Dapat kasama din yung mga digital customer mo. Ano yung digital customer? Sila yung sa online. Sa Facebook, sa Twitter, or sa Instagram. Merong mga ganyan. Or sa even sa email, may nagsasend pa rin na gusto kong ganito. Yung feedback nila, sasabihin nila na ganito, ganyan. Number 9, competitors. So, magkakaroon ka rin ng knowledge sa competitors mo. Maganda din na may competitor ka para mag-grow din yung business mo. Kasi kung wala kang competitor, dahil alam mong ikaw lang yung merong doon, minsan yung mga ibang businessman, hindi sila nag-i-improve ng product pag alam nilang nag-iisa lang sila. That's why, importante din na may competitor ka para ikaw na manage yung alam mo yun sa mga business is mag-i-improve yung product mo. Number 10 is societal problem or irritants in the marketplace. So, minsan, yung mga problems sa marketplace, kungwari, walang nagbebenta ng, kungwari lang, no, magbibigay akong scenario. So, walang nagbebenta ng buko dun sa lugar na yon. So, dahil walang nagbebenta ng buko dun sa lugar na yun, ikaw naman na businessman or businesswoman, na-realize mo, wala. So, pwedeng ikaw is magbenta ng buko doon. Then, number 11, physical location of the entrepreneur. Gaya na nga ng sinasabi ng mga ibang-ibang businessman or mga ibang-ibang entrepreneurs, is importante ang lugar kung saan mo itatayo yung business mo. Bakit importante ang location? Kasi, dapat yung location ng business mo, yung nakikita ng mga customer, yung talagang madaling puntahan. Yung tipong kahit nakapikit sila ng mata, alam nila kung saan yung location ng business mo. Kunwari, pag sinabi ko sa'yo, 7-Eleven ng Guagua, alam mo na agad saan nakalagay yung 7-Eleven ng Guagua. Sa One Crown Plaza, sa tabi ng peso, sabi na, di ba? Lipat ko, malele ang kaya. Malalaman mo na, di ba? Kaya importante kung saan nakalagay yung physical location ng business mo. So, internal sources of business opportunities. Pag sinabing internal, sa loob ng business yan. Pag sinabing internal, inside. Na, una, talent, hobbies, skills, expertise, or academic background. So, sa loob ng kumpanya mo, meron lahat niyan ang mga employee mo. So, ibig sabihin, yung mga taong nilagay mo doon sa trabaho na yon, isa alam mo na expert sila sa ginagawa nila. Alam mo na alam nila yung ginagawa nilang trabaho. So, number 2, financial capacity. Bago tayo sa number 2, number 1 muna. Bakit importante yung mga to sa loob ng business mo? Kasi yung mga employee mo, minsan, isa rin silang way para malaman mo at matuto ka din na yung feedback nila. Kuwari, sabi nila, sir, ma'am, alam niyo po ba itong product natin, pwede natin dagdagan ng ganito?
or kaya bawasan natin ng ganito. Kasi sila yung unang-unang nakakakita ng product mo. Sila yung unang-unang nakakapag-try ng product mo. So, kaya, ngayon kasi modern na tayo. Before kasi, pag sinabi ng boss mo na ganito, ganito lang. Walang masay yung mga employee. Ngayon kasi, yung mga modern management, meron ng nagbibigay na rin ng feedback ang employee sa mga product ninyo. Kasi sila nga ang unang nakakakita, nakakagamit ng product mo. So, number two, financial capacity. So, bago ka gumawa ng bagong product, dapat meron kang financial capacity. Meron kang extrang pera or ng paggawa ng bagong product at extrang pera para pagpapasahod sa mga employee mo. Number three, processes operational capacity. So, itong number three na to, is importante na lahat ng gamit ng gagamitin mo is okay sila. Operational sila. May lugar sila. So, number four, leadership and people management skills. So, ikaw din, na as a owner, you should have this. Diba? Dapat ikaw rin ay leader type din. So, ikaw, importante yung communication kasi. Diba? Lagi kong sinasabi yan. Kahit anong klase ng relationship, importante ang communication. So, importante din na nakikipag-communicate ka rin sa employee mo. Number 5, entrepreneurial attitude and character. So, itong entrepreneurial attitude and character, dapat, yun nga, leader type siya, mayroon siyang human skills, mayroon siyang mga skills na gaya din ng employee niya. So, number 6, vision and strategy. So, dapat yung business ninyo, dapat clear yung vision nyo na ano ba ang gusto nyo in the future. Dapat mismong businessman nyo or businesswoman or yung CEO ninyo, dapat meron siyang paraan na meron pa siyang plano para sa business ninyo, sa kumpanya nyo. Dapat may plan A, plan B, plan C siya. Just in case na magka-problema, may plan B siya. So, para yung vision ninyo or para yung company yung hindi masira overnight. Then, kung napapansin nyo, may note nakalagay. You can use pest analysis or pest analysis in market scanning. So, ito yung pinaka-simple na pagma-market scanning, which is yung pest analysis or pest test. Ito yung political, economical, sociocultural, saka technological. So, yun yung pest analysis. Yun yung pinaka-simpleng analysis na market scanning. Pwedeng yun ang gamitin nyo. So, pag nakagrupo na kayo, nag-iisip kayo ng product, so, isipin nyo yung mga itong mga tinuro kong to. Isipin nyo sila. Ano ba ang gusto? Kuwari, inunan yung pinag-usapan is yung lugar. So, pag-iisipan nyo yan, ano ba ang gusto ng lugar na yon? Ilan ba ang population na nandoon? Sa palagay nyo, anong mas maraming population doon? Yung mga bata ba? Yung matanda? Yung teenager? Pwede rin na sa online. Pwedeng sa online kayo mag-focus. So, hanggang dito lang ang topic natin for the day. And, magdasal muna tayo, ending prayer. So, Luna, Daryl, can you lead the prayer? Hello? Mr. Luna? Daryl? Nak? Mag-login kaya kung kaya. Okay? So, Mariel, Matito, can you lead the prayer?
Mariel? Nak? Ryzen, ikaw na mo, Ryzen. Mabagal na yata rin. Ay, just... May kain na yata yung Mariel. Oh, sige. Ryzen, ikaw na mo. Oh, sige, okay mo. Kahit na nung prayer yung ending yan. Sige. Okay, thank you Ryzen and thank you sa inyong lahat. Ingat kayo. And sana nag-enjoy kayo sa topic natin ngayon. So, good luck. Ingat kayo. Thank you. Ginak.